napaka-prank ka ni Chandakos doon. Ang dami mong nakaaway. Sobra! Madaming nagagalit sa akin. Ang daming umaway sa akin. Matapang eh. Noong tayo na yun, matapang din naman ako sa likod ko. Kinekastok ko yung sarili ko, yung pagkatao ko yung, hindi ba ako magaling na artista? Hindi ba ako magaling na director? Hindi ba ako magaling na writer? Bakit mas magaling ba siya sa akin? Kasi umabot ako, sinabi ko sa mga kaibigan ko, pag na-stroke ako, o yung machine na lang yung bumubuhay sa akin, sabi ko sa mga kaibigan ko, dalawin niyo ako pasimple, sipain niyo yung saksakan. Bago pa mag-pandemya, medyo hindi na maganda yung relasyon ko sa pamilya ko. Natakot ako, yung napakasaklap sabihin, pero inaamin ko sa'yo, wala na akong nararamdaman sa'yo. Hello, Team Mua Echos, ang mga Ojinians at Ojinatics. Welcome po sa OGDS Vlog. At syempre, nandito tayo ngayon sa Super Sam, ang bagong bukas na napakaganda, napakaaliwalas ang lugar at masasarap ang pagkain, in fairness. At syempre, dahil masarap ang pagkain, dapat masarap din ang kausap natin. Hindi natin siya titikman, kundi kakausapin lang po natin siya. Paglilinaw ito. Magkakainom ba tayo? Anyway, ang aking kaibigan at syempre pa nakasama ko nung struggling days namin, syempre ang direktor na ngayon, mahusay na komedyante, manunulat at direktor na ngayon. Walang iba kundi ang tinatawag nating sweet, si John Sweet Lapus. Diba? Hello! Grabe yung mga Ojinians, yung mga pangalan ng mga fans mo. ako dati mo rin ako mga sweetics eh, dalawa lang sila, nakakulong ba yata pareho? So, hindi ko na alam kung nasa ng mga sweetics. Oo. Hello, ayan, it's such an honor na mag-guest dito sa vlog mo. Hindi ko alam tuloy kung sweet or direct yung itatawag sa'yo. Okay na yung sweet. Sanay, mas sanay ka naman na sweet. Oo. Ako hanggang ngayon, te pa rin ang tawag ko sa'yo. Oo. Sa mga hindi nakakalam, nagkasama ka ni Sweet sa Showbiz Lingo. Kung saan nagsimula siya doon bilang researcher. Correct. At si OGDS naman po ay voice-over announcer. Uh-oh. Siya yung nagkukinang commercial. Sa pagbabalik ng Showbiz Lingo, siya po yun. Tapos nagkasama tayo sa Erase-Erase. Yung segment. Marami kaming segment. Marami na pinagsama kaming dalawa. Uh-oh. Pero yung pinaka talaga nagsama na tayo at nalaman ng tao kung ano yung pangalan natin sa Christopher Minute. Kasi dati, sa Showbiz Lingo, yung nakikita lang kami sa enactment, narinig lang yung boss ni OG. Ako yung lumalabas lang ako doon, parang sino ba yung bakla na yan? Until 96, 97 bang Christopher Minute? 95. Yung 95. Yun na, kasi nagkaroon kami ng pangalan. Kanya-kanyang show. Yung mukha na, okay yung pala pangalan niya. Kasi nga, si Tita Christy, ini-introduce na kami per segment. Dito ngayon, si OG Diaz, si Gia Gachiterena, at si John Lapus, alala mo. Anong segment mo doon? Prank at ako, muna intriga history. Yung parang, nung July 2, 1987, si ito. Magbabalik na now. Correct. So, nag-reformat after a year. Yun na, prank ka dyan na. Yun na talaga yung pinag-usapan, inaabangan. Oo, kasi napaka-prank ka ni Chandakos dun. Ang dami mong nakaaway. Sobra! Ang daming umaway sa akin. Kasi ako nun, ano yan eh, well, I'm sure doon naman nakuha ng mga staff natin, di ba? Yung pag tayo, di ba, nang-okray tayo ng mga artista. Ako sa mga Christmas party ng ABS, mga staff, ino-okray ko. Sweet, meron kaming concert, sabi sa akin yung, pero doon lang ginagawa mo pag Christmas party natin o pag tayo pag sa meeting, yung nanlalait ka lang ng artista. Ito, ano to, 5 minutes, live ka na everyday. Manlalait ka lang, may certain topic ka lang na magko-comment ka, yung ganun. Matapang eh, noong time na yun, matapang din naman ako. Sabi ko, di ko. Tapos may researcher lang ako. O, bibigyan ako ng tatlong research. O, ito yung tatlo. Mamili ka dyan kung anong gusto mong komentan. Or basically, okrayin. Oh. So, yun ako na mamimili. Anong ending nito? Pagkatapos mong okrayin, may tumatawag ba sa'yo para i-threaten ka? Eh, syempre, ito namang si Tita Christy na rin. Numero uno konsentidora nung araw, di ba? Nung araw niya ako natatakot kasi alam ko, ipagtatanggol niyo ako ni Tita Christy. Yung, at syempre, Tita Christy ko na una narinig yung word na tang-in-chick. Kung yung seryosohin si John Lapus, tang-in-chick ito, pag nasa sineryoso mo siya,
napikon ka. Oo. He doesn't mean it. Hindi naman niya kay personal na kaaway. Ang kinukomentan lang niya, ang inalalait issue lang niya, yung certain issue o yung certain ginawa ng artista, hindi yung pagkatao mo mismo. Yun ang sinasabi lang ni Tita Christy, di ako naman, part, go, ako care. Tsaka, nothing to lose kasi at that time, mas tough pa din ako kaysa artista. Alam mo yung ganun. Nilalait ko lang yung alam kong kaya, mga bold stars, sexy stars. Napaaway ka na ba? Oo, yung mga sexy stars. Yeah, may umaway sa'yo. Like, si Camille Rojas. Face to face. Parang pager pa lang nung mga panahon na yan, ata. Pero sana Roses, Diyos ko Lord, talagang isa yan sa mga talagang alam ko na sumamaloob na galit sa akin. Eh, ang nangyari noon, nag-aartista na rin ako. There was a time, one of my early guestings na nag-aartista na ako. Parang yung mga staff, iniiba ko ng dressing room. Sabi ko, Bakit? Kasi hindi ko na maalala kung sino artista. Kasi na, guest din dito si Chuva. Na nakalimutan ko na kasi I don't mean it eh, yung wala lang. Araw-araw mo lang ganyan. Oo, tsaka yung parang wala akong kulang itin naman kita, walang personalan to. Bakit? Ayoko niyang pumakita. Bakit? Kasi nilait mo daw siya sa prangka ka dyan. Sabi ko, oh my God! Tapos ayun na, doon ko na na-realize na, okay. Madami nagagalit sa akin. Tapos ang liit lang ng mundo ng showbiz. So ayoko dumating yung time na iniiwasan na ako ng lahat ng mga artista sa dami ng nalait ko. Na ang ending, hindi na ako kukunin sa isang soap opera, sa isang sitcom, sa isang pelikula. Kasi nandun yung nalait ko na artista in the past. Na ganun katindi yung impact ko, yung naaalala talaga nila. 5 minutes lang yun, ha? So, sabi ko, need to work. So, nag-resign ako eventually. Sabi ko, parang hindi to worth it. After nun, doon naman nagsimula yung suite. Huwag ko kung nandun ka din, nagkaroon ng team building, ABS, doon nagsimula yung suite. Parang ang first exercise, mag-iisip ka ng adjective na starts with the same letter ng pangalan mo. Eh, diyan ang pangalan ko, ano ba naman yung adjective na letter J? Parang bilang na bilang naman yata. Eh, mga bakla, nasa likod kami. Eh, nung time na yun, di ba ako si Cheryl Cruz, Women of ABS-CBN. Ako si Cheryl Cruz. So, pagdating sa amin, ayun, parang si Roxy yata nagsimula, I'm ravishing Rufa, ganun. Si Louie Andrada, I'm luscious Lorna. No, ako na, I'm sweet Cheryl. That's, tumatak sa mga tao na sweet. Si sweet, kasi maldita ako noong araw, tapos sweet. So, after nung team building, mga taga-production, sweet, doon nagsimula. Sweet ka ba in real life? Noong araw, hindi. Ngayon, I'm really trying my best to be. Kasi in constant effort sa akin yan. Kasi alam ko nga ako yung klase ng tao na prangka, honest, na to the point na iniisip ng iba lalo na hindi ko kilala, na maldita ako, hindi ako sweet na tao. Talagang constant effort sa akin to see the positive and the good in people and places and in the whole environment. On the very reason na kasi alam ko nga ako yung klase ng tao na mas nakikita ko yung negative kaysa sa positive. Na mas kasi sa sarili hindi ko. Hindi ka na ganyan ngayon. Minsan ganun pa rin, pero I just keep it to myself. Ayoko nang makasakit ng damdamin. Ayoko nang may makaaway. As so, in. So, iniiwasan mong uminom at malasing? Dahil lumalabas yung totoong John Lampos pag nakakainom? Hindi eh. Paano ba? Kasi pag ako pag umiinom, emotional. Hindi ako nangaaway. Okay. May mga kaibigan ako pag nalalasay, nangaaway ako. Hindi. Emotional ako. Nagdadrama. May tendency, nag-self-pity ako. Yun, nasasabi ko yung sama ng loob ko sa isang friend. Kasi ngayon, umiinom na lang ako with friends. Hindi na ako lumalabas. Hindi na ako. Even prior to the pandemic, hindi na ako nagbabar. Sa bahay na lang? Sa bahay ko na lang. So, ikaw ba, sweet, mula noong wala pang pandemya, nakaipon ba si sweet? Ay, sa awa ng Diyos, meron naman. Masubi akong tao, number one. Tsaka hindi ako, hindi ako magarbo. Generous ako sa kaibigan pag meron ako. Pero hindi ako magarbo, maski sa sarili ko. Mas gusto ko yung madami akong kasama, mas masaya kahit saan lugar, kesa sa isang lugar na mahal pero isa lang kasama ko. Binago ka ba ng pandemya? Sobra. Paano? Parang feeling ko mas dumami, mas lumakas yung mga bagay na dapat kong ginagawa every time na nalulungkot ako o nade-depress ako o tinatamaan ako ng anxiety. Mas dumami yung risk ko. Like nung araw, before pandemic, pag alam mo yung mga nagpapalungkot sa akin, nagpapadepress sa akin, pag wala akong trabaho, pag may nangyari hindi maganda sa pamilya ko, pag nagsiself-pity ako about my love life, yung ganyan. Ngayon, mas dumami yung alam kong pwedeng gawin. Nung araw, syempre the usual, dasal, emote sa friends, inom, out of town. Yan ang mga ginagawa ko eh. So, minipresyon? Oo, aminado naman ako. Meron ako, Pag isip kasi ako ng isip, kaya nagkakaroon ako ng falling hair, baka alopecia na nga daw to kasi may isang part lang siya. Kasi hindi ako nakakatulog, nade-depress ako.
So, isip ako ng isip. Kailangan meron akong ginagawa. Kaya yung problema nga nung pandemya, lahat tayo na wala ng trabaho. So, paano? Yung ABS, walang franchise. Kasi, difference naman sa ABS-CBN, feeling ko, kahit may pandemya ngayon, pero may franchise tayo, most likely may trabaho. Uh-oh. Kaya lang, walang franchise. So, less than 10 lang yata ang pinuproduce ng ABS-CBN ngayon na show. So, pag wala akong ginagawa, yan na, doon nagsisimula. Kilala ko na yung sarili ko. Yung sinasabi kong, mas nakilala ko yung sarili ko or i-manage yung depression ko. One, pag wala akong ginagawa, isip ako ng isip. Pag hindi ko naiisip yung kung ano ang dapat kong gawin, o yung next move ko, yun, napoprostrate ako. Pag napoprostrate ako, yan, nade-depress ako. Pag nade-depress ako, my insecurity starts sinking. Connected ko yung sarili ko, yung pagkatao ko, yung, di ba ako magaling na artista? Di ba ako magaling na director? Di ba ako magaling na writer? Bakit wala akong trabaho? Bakit siya meron? Mas magaling ba siya sa akin? Doon ako, so yun na, malulukot na ako. Ngayon, dahil madalas yung nangyari, dumarating sa akin yun, simula nung nagkaroon ng pandemya, March last year, nagsimula, no, tatlong beses, apat na beses yata ako inatake. Yun, alam ko na yung gagawin ko. So ngayon, pag yung feeling ko, nagsisimula na ako malungkot or isip ng isip, lalabas ako ng bahay. Kahit sa garden ko lang, lalakad-lakad lang ako, inhale, exhale, magpupunta ako sa chapel na lagi ko naman ginagawa, magdadasal ako doon. Pasabihin ko sa Panginoon yung nararamdaman ko, kung anong gusto kong mangyari, kung anong kailangan ko. Nawawala naman. Kaya lang, bumabalik. May ipon pa naman ako. Kaya lang, every time na. Yung sinasabi ko sa iyo, na imbis na matuwa ako na meron akong ipon kahit papaano, mas iniisip ko yung malapit na maubos yung ipon ko. Yung sinasabi ko, mas nakikita ko yung negative sa positive. Mas napaparangin ako. Yung hanggang kailan. Tapos kinukumpit ko. Yung sandali, ito yung kailangan ko, aman. Eh, ito na lang yung ipon ko. Tatagal pa to, nang wala akong trabahong papasok, less than a year na lang. Yun, alam kong mali. So, as much as possible, iniiwasan ko. Wala, kailangan. Eh, kaya dapat pupunta ako ng banko bago pupunta rito. Wala, kailangan, bayaran. So, hindi ko tinitingnan nga yung passbook ko. Kasi, pag pupunta ako ng banko, binibigay ko na lang. So, pag inabot ulit sa akin, hindi mo tinitingnan. Bakit? Kasi kilala ko sarili ko pag nakita mo. Mas madami yung debit, yung credit. Mas nakikita ko yung total. Iko-compute ko sa utak. Yung nade-debit, yung nababawas. Yung nababawas. Na mas madami. Tapos diba makikita mo yung total. Ah, ganito na lang siya. Taranta ka na lang. Oo. Oh. Ah, ganito na lang siya. So, automatic yun. I-divide ko sa by 50 plus thousand. Kasi yun yung monthly. Alam ko monthly ko. Yun na. Doon na magsisimula yung depression. Problema ko sa akin yun. Hindi ako nangungutang. Ayaw mo. Hindi ako lumalapit sa kaibigan for financial help. Lalapit ako siguro for work. Kapatid, wala pa tayong racket siya. Wala pang show siya. Pero hindi ako pautang na. Teka, may mga kaibigan ako na natulungan ko rin in the past na out of the blue, bila na lang magpapadala. Yun. So, ganoon ako klase tao kaya. Yan ba naiyakan? Oo. Madalas. So ngayon, hindi ko siya basta-basta na-share kahit sa ka-close ko. So nahihiyak. Nahihiyak ako. Kasi alam ko pag sinare ko, sabihin ng mga ka-close ko, ng mga kaibigan ko, ano ka ba? Si Jan Lapus ka, magkakaroon ka rin ng trabaho, mag-wait ka lang, ikaw si The Universal Suite. Umaarte ka, nagdadirect ka, nagsusulat ka. Relax ka lang. Alam ko naman na yun ang sasabihin nila. Hindi ko na lang sinasabi. I just keep it to myself. So yun. Pero syempre, hindi mo kinwestiyon ng Lord doon? Ay, hindi. Siguro, alam mo, hindi ako umabot naman sa time na salamat naman, thank God, hindi naman ako umabot sa Lord. Hindi ko siya kini-question. Lagi ko tinatanong kung ano. Anong next? Oo, Lord, anong next? Lord, alam ko may ibibigay ka sa akin. Pwede ba iparamdam mo na kaagad kung ano? Or minsan sinasabi ko, Lord, ito na naman ako, nagko-complete na naman ako, nag-iisip na naman ako, hindi ko na naman alam kung anong gagawin ko, tulungan mo ako, Lord. Wala namang sagot. Yung tatanggalin lang na talaga yung kung ano may nasa isip ko na yung burden. Oo, yung burden na yun. The next day, I will feel, kahit hindi pa niya sinagot, pero I will feel better na. Yung mawawala na, hindi ko na tinatanong. Alam ko naman na galing kay Lord, pero ibang pinanggalingan. So, sa ngayon, hindi ka muna sumusuot sa love life? Ay, ang tagal lang yun. Parang lugi. What do you mean lugi? Lugi ako sa love life eh, kasi lalaki lang naman ang pumapatol sa akin. So, ang problema, sa mga bakla na ang nagiging jowa is straight, sa ayaw mo't sa gusto, may money allowance involved yan. So, nagbibigay ka na ng allowance, nagbibigay ka pa ng emotion. Eh, di lugi. After 3 boyfriends, na-realize ko na, ah, okay, talagang malabo-labo akong tumanda or mahalin katulad ng pagmamahal ko ng isang straight na lalaki. Tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Family. Di ba sinasabi ngayong pandemya,
isa sa mga magandang nangyari or mangyayari sa buhay ng isang tao is nakalaking ka sa bahay, kasama mo yung family mo. Nagkaroon ka ng chance na makapag-bonding with your family. Eh ako, sa kasamaang palad, bago pa mag-pandemya, medyo hindi na maganda yung relasyon ko sa pamilya ko. So, wala akong ganung support group, backbone. Katulad na sinasabi ng iba na at least nakalaking lang sa bahay. At least I got to be with my family. Mas nakilala namin ang isa't isa. Mas nag-bonding kami. Di ba yun? So, hindi totoo sa Facebook sa akin, hindi. Kasi nga, prior to pandemic pa, wala na akong contact and connection with them. It's sad, but ganun talaga. Hindi lahat ng bagay ibibigay sa'yo at hindi lahat ng bagay sa aspeto ng pagkatao, love life, family, social, may ibang hindi lahat eh. So, feeling ko sa kaibigan lang ako swerte. Kaya yun, ingat na ingat ako sa kaibigan kasi parang feeling ko sa kanila na lang ako swerte. Ikaw ang umiiwas o ikaw ang iniiwasan sa pamilya? Ako yung umiiwas, oo. Bakit? Na-realize ko na pagod na ako sa kanila. Pagod na akong tulungan sila kasi parang hindi nila tinulungan yung mga sarili nila. It was too late nung na-realize ko na, ay, yung mga tinulungan ko, hindi tinulungan yung sarili, umasas sa tulong ko. Again, tulong lang naman, hindi naman 100%. Napagod ka? Napagod ako. Naintindihan nila? Hindi ko na alam. Napagod ka? Hindi ko na tinanong. I'm sure, feeling ko, I hope alam nila na kaya hindi ko na sila kinokontak. Pero maliit na pamilya mo, ha? Oo. Dalawa lang kayo magkapatid. O, bakit kaya ka mapagod? Okay, ano ba? One day isang araw, three, four years ago, yung nawalan na naman ako ng trabaho. Ito yung bago ako mag-decide at bago ko na-compute na kailangan ko ng mag-aral ng directing at saka scriptwriting. Wala na naman akong income kasi walang regular na trabaho. So, ang nangyari, nakapag-focus ako sa kanila kasi wala ka akong ginagawa eh. Gusto ko na-realize, ay, walang nangyari sa mga ito. Ngayon din yung time na lahat, yung mga kaibigan ko na nagpa-aral ng mga pamangkin, graduate na ng college yung mga pamangkin, may trabaho na, may isa kong kaibigan na bakla, nilibre siya nung pamangkin niya ng trip to Hong Kong kasi nga may trabaho na. Ikaw? Wala. Mga sila lahat. Walang nakabawi sa'yo? Yun. At yun kayo napainisip na walang bawi, walang sole. Na sana nung wala akong trabaho. Na natulungan ka sa'yo? Correct. Kung may nangyari lang sa buhay. Adult na siyong apat eh. Tapos wala? Di isa wala, sa amin? Wala. Ang nangyari? Tapos ito na, nag-complete na naman ako. Future, kinumplete ko. Oh my God. So, pag tumanda ako, wala mag-aalaga sa akin. Kasi lahat sila, hindi kaya alagaan ang sarili. Mm. Eh, di ba yun yung concept? Oh. Naalala ko nung araw, one of mga few fights namin ng ate ko, na yun, pinapag-alag ko yung mga pamangking ko. Sarang naisumbat ko ng slide. Sabi sa akin ng ate ko, ayaw mo isumbat ang tulong mo na binibigay sa mga anak ko. Kasi pag tanda mo, yan ang maghuhugas ng pet mo bilang hindi ka magkakaroon ng asawa at anak. Oh. Umasan na. Wala. So, nung na-realize ko na, and of course, may mga individual pa silang ginawa na hindi ko naiintindihan. Sabi ko, tama na. Sa palagay mo, partly to blame ka dyan? Kung bakit sila nagkagano? Siguro, partly din. Kasi tulong lang ako ng tulong. Siguro yun. Hoping siguro, na okay sila habang tinutulungan. Ata, oo. Na siguro mag-grow sila. Correct. Siguro, mas naging akong financial provider kaysa emotional provider. Baka nung bata or teenager pala yung mga pamangkin ko, baka mas kailangan nila ng emotional. Na, hindi ko alam. Sa'yo ba dapat? Eh, parang feeling ko, dapat sa ate ko manggagaling yun. Hindi na rin yata niya naibigay. Kasi di ba ganun yun? Yung uncle na tutulong ko lang financial. So, yung emotional part, parang dapat yun sa ate ko or sa, hindi ko alam. Anyari? Nakalimutan ko na nga alam yung mga edad nila. Na-realize ko, ay, adult na nga pala ito lahat. Na yun din yung anxiety at angst ng ate ko sa mga anak niya. Yung mga adult na pero walang narating. Anong sabi ng mami mo? Yung nanay ko nasa akin naman. Yun, hindi na minsan pinagtatalo na namin. Pero ngayon, feeling ko alam na niya na sumuko na ako. When you say sumuko ka na, in-stop mo na talaga kahit ano pang katok sa'yo? Well, hindi naman na rin sila kumakatok. Kasi nga adult na, parang ba't ka pakakatok? Adult ka na. And I hope sa ginawa ko, you know, they would realize na kailangan nilang tulungan din yung mga sarili nila. So takot ka ngayon tumanda? Kasi wala na maghuhugas ang puwet mo. Actually, yeah, no? Yan yung talaga yung yan yung fear. Yan yung fear. Kaya minsan, pag nag-emote ako sa mga kaibigan ko, sinasabi ko na, kayo nang bahala sa akin kung namatay ako sa alam ko. Ayoko yung mai-stroke, tapos aalaga. Wala akong mag-aalaga sa akin. Sure na ako. Kaya, hindi ko alam kung masama, pero isa yun sa mga dasal ko kay Lord. Na? Pag namatay ako yung one time, big time, wag akong ma-stroke, wag akong ma-hospital. Kasi alam ko walang kaalaga sa akin. Yung baldado, yung
As in, umabot ako, sinabi ko sa mga kaibigan ko na pag na-stroke ako o yung machine na lang yung bumubuhay sa akin, sabi ko sa mga kaibigan ko, dalawin niyo ako pasimple, sipain niyo yung saksakan. Kasi, wala. Para maputol na yung para mamatay na. Kasi alam kong walang mag-aalaga sa akin. Kapanoy mo. Tinanggap mo na yung katotohanan na natanggap sa future, yan ang mangyayari. Oo. Ang gusto kong palipunan ngayon, yung memorial plan, yung may close friend ako, si Boy, at sinabi ko na sa kanya kung pag namatay ko, kung paano hatian yung property. So, importante sa'yo ang mga kaibigan? Sobra. Sobra importante. Kaya, ikaw naman. Takaw lang, titignan kita, pero alam kong okay ka. Okay tayong dalawa. Pero tumawag ka. Oo. Sa iyo ko sa mga loob mo sa akin. Magganan ako sa kaibigan. Hindi ko kayo natatanggi. Parang sa kaibigan na ako sa mayroon eh. Hindi ako malas ako sa love life, malas ako sa family. Yung fairness naman yung mga kaibigan kong totoo, noong mga panahon na minalas ako sa love life at sa pamilya ko, sila na may nandoon. Kaya maingat na maingat ako sa kaibigan, talagang hindi ko talaga natatanggihan. Tinutulungan ko talaga as much as I can. No? Pero ikaw ba, ano, sweet, umaasa ka pa rin ba na bago ka mawala dito, okay kayo ng pamilya? Nako. Sana maging okay. Pero ano ba? Kasi ang problema, hindi ko alam. Parang dalampas ako na yung galit. Una, sama ng loob. Di ba? Nade-develop yan. Sama ng loob. Sumunod, galit. Dalampasan ko na yung parang wala na talaga. Inanggap mo na lang. Oo. Ganon talaga. Wala na ako nararamdaman sa kanila. Napakasakit, napakasaklap sabihin. Pero inaamin ko sa iyo, wala na ako nararamdaman sa kanila. Hindi alam. Sana dumating din yun. Oo naman. Sana. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam. Basta hindi ka nalang umaasa. Oo, hindi nalang ako umaasa. Ako, isa sa mga sana maging maayos ang buhay nila. Baka yun, baka ba nakita kong, ay, maayos na ang buhay nila. Baka, ay, very good. Kahit yun na lang. Lang yung dalawa kong pamangkin, may mga anak. May dalawa ko apoy. Sana maayos. Para kahit pa paano, matulungan nila yung mga anak nila. Lumaki naman na sila sinusumbatan dahil wala silang ginawa. Anong natutunan mo rito sa panahon ng pandemya? At ano yung na-realize? Okay, kung may natutunan ako dito sa panahon ng pandemya, ay kailangan mong tatagan ang pananampalataya mo sa Diyos. Otherwise, hindi mo talaga kakayanin. Kailangan mong maniwala na ang lahat ng ito ay temporary, matatapos din. Kailangan mong maniwala na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kailangan mong paniwalaan lahat ng mga quotes sa Bible na nagsasabi ng nandiyan lang ang Panginoon sa atin, hindi tayo pababayaan. Pangalawa, magiging matulungan sa kapwa. Dahil at the end of the day, yung tinulungan mo, tutulungan ka din. Kung lahat ng mga tumutulong sa akin ngayon, financially, emotionally, mga kaibigan ko na tinulungan ko rin, financially and emotionally, lino ka na. So parang feeling ko yun lang bubuhay sa akin lahat ngayon panahon ng pandemya. Kaya yung community pantry na yan, talagang super support ako. Kasi who knows, darating yung araw na ako naman ang nangangailangan at kukuha sa community pantry. So hangga't meron ako, nagbibigay ako sa community pantry. Empathy ang tutulong sa atin ngayong panahon ng pandemya. Nagki-care ka sa kapwa mo, to the point na tutulungan mo. Dahil darating yung araw na ikaw naman ang makakailangan ng tulong. At sila ang mga tinulungan mong tutulong. Correct. Pangatlo, yung paniniwala sa sarili na malalampasan mo to, kakayanin mo to. Diba may nangyari sa akin na hindi maganda tapos nalampasan ko? Pinupost ko agad sa Facebook. Ay, isang araw, depressed ako, lumabas ako ng bahay. Nawala. Kasama ko isang friend, nag-drive lang ako. Post ka agad ako. Kasi alam kong hindi lang ako ang dumadaan sa ganitong lungkot, depression, anxiety ngayong panahon ng pandemya. So post ko agad. Mga bakla, lumabas ng bahay kahit sa garden lang, sa gate lang, o sa kanto lang. Or better yet, kung kaya sa mas malayo, tanggal ang depression, lungkot. Lagi kong sinishare kasi alam kong hindi lang ako yung ganito. Lahat ng trabaho kong pumapasok, tinatanggap ko. Natitinda nga ako ng yelo ngayon tsaka ice candy sa bahay ko. One time yung... Oo, may size sa bahay ko. Ice candy and ice pose. Yung parents, yung mga bata bumibili. 5 piso isa ice candy ko. Ako mismo nagtitimpla, ha? Correct. May time na ano. Ang pangalan ng ano namin. Ang mga bakla, magluto tayo, itinda natin. So, ang pangalan ng business ko na take out na ulam, manguulam. Correct. Kinukunok yung mga bakla na kaganoon. Na parating na ang luto ng mga manguulam. O, kasi po ako ang tawan-tawa, umorder ang mamango, 100 pieces, agad-agad, ganung level. Tapos, ganun, gawin nyo lahat, hanggat kaya, wag sumuko.
pag sa palagay mo ay malapit na, tapos kung maniwala kayo sa akin na pinagdaanan ko rin yan. Kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon, mga baklang nalulungkot, mga baklang nade-depress, hindi alam ang gagawin, pinagdaanan ko rin yan, malamang pagdaanan ko na naman mamaya or bukas. Pero masusurvive. Oo, masusurvive. Tsaka ito na nga, nagbibigay na ako ng salamat sa OGDS vlog na may na-share ko sa inyong 2 millions na subscribers ni OG ang mga bagay na pwedeng gawin. Okay, last question po. Sweet, ano message mo kay John Lapus? Gusto ko ang message ko kay John Lapus ngayon ay just go, please hang in there. Kaya mo yan, huwag ka sumuko. Labat sweet. Kaya yung hashtag ko eh. Paulit-ulit kong pinapaalala yung sarili ko na huwag kang sumuko. Kaya lumabak siya, naiisip ko. May tayo na sumasabi sa utak ko. Sakit namin yun ng mga self-confident. Sakit namin yun. Masyado kong bilib sa sarili namin na to the point na pag walang nangyayari na maganda sa sarili namin, na de-depress kami. Nadas ko sa Diyos, Lord, please, huwag mo akong pasukuin. Bigyan mo ako ng blessing, ng trabaho, o ng mga tao na mag-remind sa akin na hindi ako dapat sumuko at ituloy lang yung laban. At least on my own little way, maka-inspire man ako na, ay, ito pala pinagdadaanan ito. Ay, lumaba. Ay, buhay pa siya. Kaya ako, I'm so thankful. May mga tao, yung talagang yung angel on earth, na tutulungan ka ng out of the blue. Bakit ako? Naniwala sila sa'yo. Oo. Okay. May naniniwala pa rin sa akin. So, yun lang yung pinangahawakan ko. Kaya yung laging paulit-ulit kong sinasabi kay John Lapus na lumaban ka, hindi pa huli ang lahat. Magaling ka. Kung tenga ka man ngayon, wait ka lang, may darating. Kasi nga, magaling ka. Diba? Madami kang kayang gawin. Artista ka, director ka, writer ka. So, mayroon pa akong ngayon. Tapos bago ko yung huwag kang mahiya. Lumapit ka sa mga kaibigan mo. Minsan kasi, ewan ko ba, abnormal din ako. Minsan, pride. Hindi pride eh. Parang ayoko maging pabigat. Kasi alam ko naman lahat ng tao may pinagdadaanan ng pandemic. So, minsan kahit ka-close ko, nahihiya ako lumapit. Kaya hindi na. Yun naman sabi ng mga ano. Basta ka-close mo at alam mo naman kaya kanyang tulungan, kaya niyang ibigay yung kailangan mo. Huwag kang mahiya. Sige, sabi ko, go. Hindi na ako mahihiya. Tsaka in fairness sa akin, hindi ako nangungutang, hindi ako nangihingi ng cash. War. Ito ngayon, as in 2 days ago lang, may kaibigan akong nilapitan na pwede akong bigyan ng writing job. Sabi ko, pwede akong mag-writer sa'yo. Kasi, okay naman eh. Producers. Talented ka naman. Oo. Sweet. Kasi ayoko nga yung sabi ko sa'yo, di ba? Baka kaya yung ginagawa mo. Kasi yung sabi ko sa'yo, ayoko umabot ng ano. Ito lang ako. Nakikita ko yung mga kaibigan tayo, yung kakanta for GCash. Eh, hindi mo kumakanta. Ano gagawin ko sa live para bigyan ako ng cash? At saka yung iba pa mga apps na yung magla-live ka na. Tapos may mga Bigo. Oo, yung bibigyan ka ng gems, diamonds, or whatever. Ano gagawin ko? Ano na nga, umabot na ako. Kaya na ano, na iniisip ko yung OnlyFans. Magsasubscribe ka ba? Buti na lang, may mga anak-anak ko. Huwag ka naman umabot dyan. Sige, tutulungan ka namin. Gagawin natin yung Correct Ka Dyan TV. So, may vlog po ako sa YouTube, Correct Ka Dyan TV. Please follow it. Lahat naman ng social media ko, Correct Ka Dyan. Yung Tagalog po ang spelling, ha? K-O-R-E-K. Ayan. And soon, yung Just For Fans. Oo. At saka yung ano, malapit abangan po ninyo yung ano, OnlyFans. Pag wala-wala ka na. Pag wala-wala na. Pero imposible, Correct Ka Dyan po ang maging ano, no, na-handle nun. So, baka ano, Sweet Bass or ano, Madam X. Since nag-ano ka, nag-masturbate ka doon, Erect ka dyan. Ha, pwede. Or Sweet Bate. Or Bate Mayo, ha? Thank you, Jana. Salamat, salamat. Gusto. Marami kaming natutunan sa'yo at na-realize. Sana naman. Ang mga netizens sa mga sinabi. Oo, sana naman. Alam mo naman, Diyos ko, ako naman pag ikaw. Tsaka gusto ko itong vlog mo kasi ngayon maraming natututunan ang yung mga nanonood. At saka gusto ko yung, kahit hindi mga big stars, yung ini-interview mo, nagbibigay ng inspirasyon at wisdom sa tao. Sana yun din ang nagawa ko sa inyo yung araw na ito. Alam nyo, kanya-kanya lang yan. Sa importante, tuloy ang buhay, laban lang po. Keep the faith na lahat ng ito ay matatapos.